Kislap ng kapangyarihan, my Wonder Woman. Piyesta sa bayan ng San Salvacion, kaya lahat ng tao ay nagkakatuwaan at nagsasaya kasama ang kanilang mga pamilya at kamag-anak na lumuwas pa galing sa ibang bayan para dumalo sa pagdiriwang. Sumapit ang alas 5 ng hapon at walang tigil ang kantahan at inuman. Hanggang sa sumapit na ang gabi, maingay pa rin ang mga kabahayan. Sobrang ganda ng panahon at ang liwanag pa ng buwan, kaya napagbasyahan ng magkaibigang Sophie at Vivian na gumala. "Sophie, punta tayo kina dyan. Balita ko lumuwas daw galing Maynila si Anton. Matagal mo nang gusto yun, diba?" Pabirong hirit ni Vivian sa kaibigan. "Tumahimik ka nga. Alam ko naman na dahilan mo lang yan. Ang totoo ay gusto mo lang talagang makita si Jan. Kasama mo lang yun kanina na mismo agad." Tugon naman ang kaibigan sa pang-aasar nito. Nag-aasaran ng dalawa sa labas ng bahay ni na Sophie nang may biglang tumigil na sasakyan sa tapat nila. Mukha ng dalawang lalaki na kanila lang nila pinag-uusapan ang tumambad sa kanila nang ibaba nito ang bintana ng sasakyan. Nagsikuhan pa ang dalawa at hindi alam kung ano ang sasabihin. "Vivian, Sophie, tamang-tama, nandito kayo. Ano nating gawi? Punta tayo sa may ilog, maganda magtampisaw doon kasi ang liwanag ng buwan," pahayag ni John. "Buti na lang talaga umuwi tong si Anton. Minsan na lang tayo nagkikita habang tumatanda na tayo. Hindi tulad ng dati, ng kabataan natin na parati tayong magkakasamang naglalaro ng tumbang preso." Dugtong pa nito. "Uy, kayo pala iyan! Kakatakot naman kayo, basta-basta na lang kayong sumusulpot at nagsasalita," pasigaw na hirit ni Vivian. "Oo nga, muntik na kaming atakihin sa puso. Akala namin mga kidnapper kayo, hindi kasi halata." Tugtong naman ni Sophie sa kaibigan. Nag-uusap ang apat na magkakaibigan nang lumabas si Aling Kuring, ina ni Sophie, sa may pintuan ng bahay. "Uy, John, Anton, kayo pala iyan. Pasok muna kayo rito at may puto bumbong ako niluto," sabi ni Aling Kuring sa dalawang binatang dumating. "Salamat po, Aling Kuring. Kakatapos lang din naming maghapunan. Bukas na lang po yan, babalik kami ni John dito. Tsaka nga po pala, Aling Kuring, magpapaalam sana kami na pupunta kami ng ilog ni na Sophie at Vivian. Maganda kasi magtampisaw doon ngayon. Sobrang liwanag ng buwan," pahayag ni Anton sa ina ni Sophie. "Hala, sige, mag-iingat kayo roon," tugon ng ginang. "Opo, inay," sambit ng dalaga. Masayang tinahak ng magkakaibigan ang daan papunta sa may ilog. Sobrang namimiss nila ang mga panahong tanging ginagawa lamang nila ay maglaro at magtampisaw sa ilog. Ngayon, iba na ang kanilang mga prioridad habang tumatanda na sila. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Sila pa rin ang apat na matalik na magkakaibigan na nagdadamayan sa tuwing may problema ang bawat isa. Hindi man sila madalas nagkikita dahil si Anton ay sa Maynila na namalagi dahil kasalukuyan nitong tinatapos ang kanyang pag-aabuga siya. Si John naman ay mas piniling asikasuhin ang kanilang lupain at busy ito araw-araw. At si Vivian at Sophie naman ay kasalukuyan nagtatrabaho sa isang non-profit organization sa kanilang bayan. Masayang nagtatampisaw ang apat habang nagkokwentuhan at tawanan habang inaalala nila ang kanilang mga masasayang karanasan noong kabataan nila. "Anton, naalala mo dati, sabi ni Sophie gusto ka niya at dapat pakasalan mo raw siya," natatawang sabi ni John sa kaibigan. "Hoy, tumahimik ka dyan. Kapag ako talaga napikon sa'yo, lagot ka sa'kin," sigaw ni Sophie sabay hampas sa balikat nito. "Siyempre naman, tumutulo pa ngayong sipo ni Sophie habang sinasabi niya sa'kin yun noon," dugtong naman ni Anton na natatawa. Tumawa na rin yung tatlo, pati si Vivian ay nakisalin na rin sa pang-aasar ng dalawang lalaki kay Sophie. Si Sophie naman sa kabilang banda ay nanggagalaiti na ang mukha sa galit dahil sa pang-aasar ng tatlo. "Kung ako lang din naman ang pagdidiskitahan ninyong tatlo, mabuti pang umuwi na lang ako sa bahay. Bahala kayo dyan." "Oy, pagpikon, totoo," natatawang sabi ni Vivian. "Isa ka pa, akala ko baka kampikit ang bruha ka. Bakit nakikisali ka sa dalawang yan?" "Oy, pasensya na. Mas mahal kita kaysa sa dalawang to, pangako," sabay yakap sa kaibigan na nagtatampo. Nagtawanan na lang ang tatlo sa tinura ni Sophie. Si Anton naman sa kabilang banda ay palihim na tinititigan ang dalagang kanina pa asar na asar. Hindi alam ng dalaga na dati pa niyang gusto ito. Kaya nang sabihin ni Sophie sa kanya noon na gusto siya nito, ay natuwa ang kanyang puso. Pero dahil nga bata pa sila, hindi niya sineryoso ang mga iyon. Ngayon na nasa tamang edad na sila, hindi pa rin pwede. Dahil kailangan niya munang tapusin ang pag-aabuga siya dahil yun ang pangarap ng yumaon niyang ama.
Natatakot din siyang sabihin sa dalaga ang totoo niyang nararamdaman sa kadahilan ng baka magbago ang pakikitungo nito sa kanya at masira ang kanilang pagiging magkaibigan. Pero sa oras na makapagtapos siya sa kanyang sasabihin sa dalaga ang kanyang totoong nararamdaman, isang taon na lang ang hihintayin niya at makukuha na niya ang kanyang Juris Doctor degree. Tanging sina Vivian at John lamang ang may alam sa totoong damdamin ni Anton para kay Sophie. At suportado nila ito dahil bukod sa matalik nilang kaibigan ang dalawa, alam din naman nilang pareho ang nararamdaman ng mga ito. Tamang panahon lang ang hinihintay nila. Lumipas ang mga oras, lumalalim na ang gabi. Kaya napagdesisyon na nilang bumalik na at baka mapagalitan pa si Sophie sa amang ubod ng higpit na kaalam mo isa pa siyang dalagita. Pagdating sa kanilang bahay, naabutan ng apat ang ama ni Sophie na si Mang Carding sa labas ng bahay kasama ang mga kaibigan nito na masayang nag-iinuman. Medyo tahimik na rin ang ilang mga kabahayan dahil nga malalim na ang gabi. Nagmano lamang sila pagkatapos ay nagpaalam na ang tatlo na uuwi na. Pagkatapos ihatid ni Sophie ang mga kaibigan sa labas ng gate ay pumanhik na rin siya sa loob ng bahay para matulog. Maliwanag ang buwan, malamig ang simoy ng hangin, para bang isang malamyos na himig ang ihip nito. Nagising si Sophie mula sa mahimbing na pagtulog dahil sa isang malakas na kalabog sa may terasa ng kanilang bahay. Tinawag niya ang kanyang mga magulang pero walang sumagot. Kaya dali-dali siyang bumangon at tinungo ang pinagmula ng ingay. Laking gulat niya nang makita ang isang babaeng nakaputi. Sobrang ganda at kumikinang ang suot nito. At agaw pansin din ang suot nitong magandang korona na gawa sa bulaklak. Para siyang naistatwa. Hindi siya makagalaw. Hindi rin siya nakaramdam ng takot. Kakaiba ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Para bang kilala niya ang misteryosang babaeng nasa harapan. Hindi ito nagsasalita. Tanging ngiti lamang ang namutawi sa mga labi nito. Lumapit ang babae sa kanya at may ibinigay itong kwintas na brilyante. At isinuot ito sa kanya. Pagkatapos ay hinaplos ang kanyang mukha sabay bulong. Ikaw ang nakatadhana na mangangalaga sa brilyanteng ito. Huwag mong huhubarin iyan at balang araw magkakaroon din ng kabuluhan ang lahat ng ito sa iyo. Napapikit siya nang haplusin ng babae ang kanyang mukha. Nang sa kanyang pagdilat, tumambad ang mukha ng kanyang ina na mababakas ang takot at kaba sa mukha nito. Katabi ang kanyang ama na bakas din ang pag-aalala sa mukha. Sophie, anak, ayos ka lang ba? Tanong ng inang kinakabahan. Binabangungot ka kanina, buti na lang narinig kita kaya dali-dali kaming pumunta dito. Dugtong naman ng ama. Ayos lang po ako, napagod lang siguro ako kanina. Paliwanag ng dalaga sa kanyang mga magulang na hindi pa rin mawala sa mukha ang pag-aalala. Siya lang ang nag-iisang anak kaya kahit nasa tamang edad na siya ay sobra pa rin ang pag-aasikaso at pagmamahal ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya nang masiguro ng kanyang mga magulang na maayos na talaga siya, saka pa ito umalis sa kanyang silid. Nang makaalis na ang kanyang mga magulang, bumalik sa kanyang gunita ang kanyang napanaginipan. Parang totoo ang lahat ng nangyari sa kanyang panaginip. Naalala niya na sinuotan siya ng kwintas ng misteryosang babae, kaya kinapa niya ang kanyang leeg. At laking gulat niya nang mahawakan ang kwintas. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Panaginip lang naman iyon, pero paano nangyari na nasa kanya ang brilyanteng kwintas? Naguguluhan man ay bumalik siya sa pagtulog, dala ang pagbabaka sakaling kinabukasan bumalik sa dati ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Sophie dahil sa ingay ng kanyang kaibigang si Vivian. Kapag kasi wala silang trabaho, pumupunta ito sa kanilang bahay para doon kumain. Ulila na si Vivian at tanging nagpapaaral sa kanya noon ay ang tita niyang nasa ibang bansa na nanirahan. Kaya parang kapatid na rin ang turing niya rito. Dahil nga katatapos lang ng piyesta sa kanilang lugar, ay wala muna silang trabaho at sa susunod pa na linggo ang kanilang pasok. Kaya sinusulit talaga nila ang mga araw na walang trabaho dahil sa susunod na linggo ay sandabakmak na naman ang mga gawaing naghihintay sa kanila. Naghilamos muna si Sophie habang si Vivian naman ay nauna ng bumaba at pumunta sa hapagkainan dahil kakain na sila ng agahan. Pagkatapos sumunod na rin si Sophie at sabay silang kumain. Nakasanayan na talaga at tradisyon na ng kanyang pamilya na dapat sabay-sabay silang kakain. Habang kumakain, kinukwento ni Vivian ang mga nangyayari sa kanila doon sa ilog, pati kung paano nila inasar si Sophie at Anton, ay kinuwento rin ito sa kanyang mga magulang. Natatawa na lang mga ito sa kadaldala ng kanyang kaibigan. Buti na lang, nasanay na rin ang kanyang ina at ama sa kadaldala ni Vivian.
Pagkatapos kumain, ay nagpaalam si Sophie sa ina na pupunta sila ng kaibigan sa baryo dahil may mga tinda raw na murang ukay-ukay doon. Pero ang totoo, dadalhin niya ito sa tabing ilog at sasabihin niya rito ang tungkol sa kanyang panaginip. Akala ko ba baryo ang punta natin? Tanong ng kaibigan na nagtataka sa kilos niya. Basta, sumunod ka na lang. Mamaya na tayo pumunta sa baryo. Maimportante akong sasabihin sa'yo. Tugon naman ito sa kaibigang hindi matapos-tapos sa pagsasalita. Pagdating nila sa may tabing ilog, umupo si Sophie sa may malaking bato. Si Vivian naman ay umupo sa damuhan. Ipinikit ni Sophie ang kanyang mga mata sabay pakawala ng isang buntong hininga. Nakatitig lang ang kanyang kaibigan sa kanya na may pagtataka sa mga mata nito. Pero hinahayaan lamang siya nito at hinintay hanggang sa maging handa na siyang sabihin kung ano man ang problema. Lumipas ang mga minuto, tahimik pa rin si Sophie habang nakapikit. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi niya alam kung paano sasabihin sa kaibigan si Vivian ang mga nangyayari sa kanyang sarili. Natatakot siya na pagtawanan at hindi ito maniwala sa kanya. Sophie, ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ng kaibigan na nagpabalik kay Sophie sa kanyang diwa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Sana huwag mo kong pagtatawanan at sana ikaw lang at ako ang makakaalam ng sekreto ko. Vivian, isa akong... Uy, andito lang pala kayo. Pinuntahan ko pa kayo sa baryo kasi sabi ni Aling Kuring nasa baryo kayo at bibili daw ng mga ukay-ukay. Hindi na natapos ni Sophie ang gusto niyang sabihin dahil dumating si John. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo at mukhang seryoso ata kayo masyado? Pahabol pa nito. Isa kang ano? Tanong ulit ni Vivian dahil hindi nga nito natuloy ang pagsasalita dahil sa pagdating ni John. Wala, kalimutan mo na yun, sagot ni Sophie sa kaibigang nagtataka sa kanya. Alam ko na, isa kang palaka. Natatawang pahayag ni John na kanina pa nakatayo sa kanilang harapan at walang pumapansin. Pinantilatan niya ito ng mata kaya tumahimik din kaagad. Ewan ko sa'yo Sophie, para kang tanga. Dinala mo pa ako dito tapos wala rin naman pala. Tara na nga, punta na lang tayo sa baryo. Naiiritang saad ni Vivian. Naunang naglakad si Vivian, kasunod naman ito si John. Hindi muna siya sumunod sa paglalakad ng dalawa at wala rin pakialam ang mga ito. Basta-basta na lang siyang iniwan. Tatalikod na sana siya nang biglang nagpakita ang babae sa kanyang panaginip. Nakaupo ito sa malaking bato kung saan siya nakaupo kanina. Makailang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata, baka namamalik mata lamang siya. Pero totoo ang kanyang nakikita. At lalong hindi ito isang panaginip lamang. Lumapit ang babae sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtitigan sila mata sa mata. Habang nakatitig sila sa isa't isa, nababasa ni Sophie ang nasa isip nito. Nakasalalay sa iyong mga kamay ang isang responsibilidad. Ikaw ang napili ng propesiya na mangangalaga sa brilyante at magiging tagapagtanggol sa mga naaapi. Sa oras na kakailanganin ang iyong tulong, pumikit ka lang at hawakan ang kwintas. Sophie, bakit nandyan ka pa? Sigaw ng kaibigan na nagpabalik sa diwa niya. May kausap ka ba dyan? Dugtong pa nito. Binalikan pala siya ng kaibigan dahil hindi siya agad nakasunod. Ha? Kausap? Wala! May nakikita ka bang kasama ko? Tugon niya sa tanong. Nawala na rin ang babae. Kaya, dali-dali siyang naglakad papunta sa kaibigan at hinatak ito paalis. Naghihintay na sa kanila si John sa may daan dahil nag-imbita itong doon sila manananghalian sa bahay nito dahil nagluto ng lechon paksiw ang kanilang katulong. Laki sa isang marangyang pamilya si John at Anton. Bukod sa matalik na magkakaibigan, magpipinsan din ang dalawa at sabay lumaki dahil nang mamatay ang ama ni Anton, ang tiyo selo niya na ang tumayong ama sa kanya, na ama rin ni John. Kalahati ng mga lupain sa San Salvacion ay pagmamay-ari ng pamilya nila. Pagkalabas ng dalawang dalaga sa may bukana ng ilog, ay agad silang dumiretso sa bahay ni John. Nadatnan nila si Anton na nakikipag-usap sa kanilang hardinero. At nang makita sila nito na dumating, agad na lumapit ito sa kanila. Kahit mayaman ang pamilya ni John, pero hindi sila matapobre at marunong pa rin makipagkapwa-tao. Masarap ang lechon paksiw at sobrang nabusog sila. Pagkatapos mananghalian ay nagkwentuhan muna sila sa may tirasa. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang pagkukwentuhan, ay nagpaalam si Anton na aalis muna at may aasikatusuhin lang sandali.
Bumaba ito at nagbihes pagkatapos ay tinungo ang garahe kung saan nakaparada ang kanyang NMAX na motorsiklo at pinaharurot ito paalis hanggang sa hindi na nila matanaw ang bulto ng binata. Sa mga sandaling iyon, biglang kinabahan si Sophie at hindi niya alam kung bakit. Isinantabi niya muna ang kabang nararamdaman at nagpatuloy sa kanilang masayang kwentuhan kung saan sana napunta ang kanilang pag-uusap. Natatawa na lamang sila sa kaibigan si Vivian dahil nuknukan ito ng kabalastugan, para bang hindi ito babae. Isang sigaw ang nagpatahimik ng kanilang masayang tawanan. Dali-dali silang bumaba at nakita nilang ina ni Anton na umiiyak habang inaalo ito ng kanyang kuya Celo. Nalaman nila na nakidnap si Anton at kailangan itong tubusin at kalahating milyon ang perang hinihingi sa kanila. Tumawag ang mga kumidnap kay Anton sa ina nito, kaya gayon na lamang ang sigaw at iyak ni Aling Cynthia dahil rinig niya sa kabilang linya na sinasaktan ng mga hayop ang kanyang pinakamamahal na anak. Binalaan pa siya ng mga nasa kabilang linya na huwag magsusumbong sa mga pulis, kung hindi ay papatayin nila si Anton. Dapat pagsapit ng alas 5 ng hapon ay handa na ang pera at dadalhin ito ni Aling Cynthia sa isang abandonadong barracks sapagkat doon sila magkikita. Kailangan siya lang daw mag-isa dahil sa oras na malaman nilang may kasama itong mga pulis, hindi na niya makikita ang kanyang anak. At dahil sa takot, hindi na rin siya nag-abalang tumawag pa ng mga pulis at sinabihan niya rin ang kanyang kuya Celo na hinding-hindi tatawag ng mga pulis o kahit anong tao na maaring maging sanhi ng mas komplikadong problema. Pero ang hindi alam ni Aling Cynthia, tumawag na ng palihim ang kanyang kuya sa mga kaibigan itong mga sundalo at pulis dahil nga malakas ang kapit nila sa mga nasa taas dahil na rin kilala sila sa buong San Salvacion. Handa na ang lahat. Handa na rin ang pera na siyang magiging kapalit kay Anton. Si Sophie naman sa kabilang banda ay pinagpapawisan ng malamig gayong hindi naman sana mainit ang bahay nila dyan. Habang nakikinig siya sa usapan ng mga tao sa paligid, naalala niya ang sinabi ng babae sa kanya na kung sakaling mayroong mangangailangan ng kanyang tulong, pipikit lamang siya at hawakan ang kanyang kwintas. Kaya nagpaalam muna siya na uuwi sa kanila at ipaaalam daw niya sa mga magulang ang nangyari. Pero ang totoo, nagpunta siya sa isang bakanting lote na nakatago sa likod ng isang malaking puno ng balete. Agad siyang pumikit at hinawakan ang pintas. Pagkatapos, isang malakas na hangin ang bumalot sa buong paligid at pagdilat niya, iba na ang kanyang hitsura. May takip na ang kanyang mukha at suot niya ang isang itim na sobrang hapit sa katawan na jumpsuit. Hindi na siya makikilala ng kanyang pamilya sa kanyang hitsura. At dahil sa tulong ng kwintas ay kaya niyang lumipad sa ere na hindi nakikita ng mga tao. Nasa himpapawid na si Sophie at tanaw niya mula sa itaas ang buong San Salvacion. Hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong barracks. Mayroon itong dalawang palapag na bahay na makikita mo sa itsura na sobrang luma na nito. Bumaba si Sophie sa likurang bahagi ng bahay at mula sa butas ng dingding, tanaw niya sa loob ang apat na tao at ang isa na may malaking katawan ay may hawak na baril. Hindi niya alam kung sino ang mga ito sapagkat ngayon lamang niya nakita ang mga pagmumukha ng mga Hudas na ito. Nakita rin niya si Anton na nakatali ang dalawang paa at kamay habang duguan na nakaupo sa isang sirang silya at walang malay. Lumiyab ang galit sa puso ni Sophie sa mga lalaking kidnapper nang makita niya ang kalagayan ni Anton. At dahil may kakayahan siyang hindi makita, pumasok siya sa loob ng bahay at isa-isa niyang sinuntok, sinipa at pinulupot ang kanyang braso sa leeg ng mga lalaking naglalaro ng baraha. Bumunot ng baril ang isa at kung saan-saan niya ito itinutok at pinaputok. Dahil nga hindi niya nakikita kung sino ang kalaban. Kaya kinuha ni Sophie ang isang malaking kahoy. Natulala ang lalaki na makitang lumulutang ang kahoy sa ere. Akman niya itong babarilin, ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo ng baril, nahampas na siya ni Sophie sa ulo. Kaya nawalan ito ng malay. Nakahandusay ang apat na lalaki sa sahig kaya tinali niya ang mga ito at tiniyak niyang hindi makakawala sa pagkakatali ang apat na lalaki habang wala pa ang mga pulis. Sino ka? Mahinang tanong ng binatang matamlay ang boses. Dahan-dahang humarap si Sophie na may takot sa dibdib na baka nakikita siya ng binata. Hindi niya namalayan na kanina pa pala ito nagkaroon ng malay habang abala siyang tinatali ang apat na lalaki. Sino ka? Pag-uulit ng lalaki sa tanong na hindi niya sinagot kanina. Nakatingin ito sa kanya na para bang pinag-aaralan ang kanyang bawat galaw. Doon niya napagtanto na nakikita siya ni Anton.
Naguguluhan siya kung papaano nangyari ito, pero minabuti na lang niyang huwag magsalita at baka makilala ang kanyang boses. Hindi pa siya nang malaman ng mga ito ang kanyang sikreto. Nilapitan niya ang lalaki na hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig nito sa kanya. Tinanggal niya ang tali sa kamay at paa at tinulungan itong makatayo. Sobrang nanghihina ito dahil sa natamong bugbog sa katawan. Inakay niya ito palabas ng lumang bahay at saktong paglabas nila, tanaw niya sa di kalayuan ang paparating na mga pulis. Hindi siya pwedeng makita ng mga ito, kaya pinaupo niya ang binata sa may gilid ng bahay at hinilig ang ulo nito sa may dingding. Nakatitig pa rin sa kanya ang binata at sa pagkakataong ito nagkatitigan sila mata sa mata. Mali si Sophie nang walang salitang binitawan ang kanyang bibig. Bago pa man siya tuluyang makaalis, rinig pa niya ang pagtawag ng binata, ngunit hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Walang nagawa si Anton nang tuluyang umalis ang babae. Tatayo sana siya, ngunit hindi niya kaya. Namimilipit siya sa sakit dahil sa bugbog na natamo niya. At may sugat pa ang kanyang ulo dahil hinampas siya ng baril nang nakipaglaban siya kanina. Gulong-gulo ang kanyang utak. Paano at sino ang mga ugok na dumukot sa kanya? At higit sa lahat, sino ang babaeng sumagip sa kanya sa mga kamay ng mga dumukot? Kakaiba ang kanyang nararamdaman. Kahit tanging mata lang nito ang kanyang nakikita kanina, iba pa rin ang kutob niya. Parang kilala niya ito, lalo na nung nagkatitigan sila. Nang makita niya ang mata nito, isang babae lang ang pumasok sa isip niya, ang babaeng matagal nang tinitibok ng kanyang puso. Pero napaka-imposible naman kung si Sophie iyon. Maraming tanong sa isipan, ngunit hindi niya makuha ang sagot. Dumating ang mga pulis at hinuli ang mga dumukot sa kanya, at agad naman siyang dinala sa ospital para gamutin ang kanyang sugat. Laking pasasalamat ng pamilya niya na hindi siya pinatay ng mga salbahing mga lalaki. 2 araw ang lumipas na pag-alaman nilang dating trabahador pala ang mga lalaking iyon ng kanyang yumaong lolo. Matagal na panahon na nang palayasin ito ng kanyang lolo dahil nagnanakaw ito ng kanilang mga produkto at ibinebenta sa ibang bayan. Araw na nang pag-alis ni Anton pabalik ng Maynila. Dahil magsisimula na ang kanyang klase. Ihahatid siya ni na Vivian at John sa paliparan. Saktong walang trabaho ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi daw makakasama si Sophie dahil masama ang pakiramdam. Si John ang nagmamaneho ng kotse katabi niya si Vivian. At si Anton naman ay nasa passenger seat sa likod. Habang binabagtas ng sasakyan ang daan papunta sa paliparan, sinabihan ni Anton si John na pumunta muna sila saglit sa bahay ni Sophie para magpaalam. 2 beses niya lang itong nakita nung dumalaw ito noong nasa ospital pa siya. Nagkatitigan ang dalawang nasa harapan at ngumiti sa isa't isa. Kita ni Anton sa salamin ang mukha ng dalawa na may mapangasar na ngiti. Pagdating nila sa bahay ni Sophie, hindi na bumaba ang dalawa. Si Anton lang ang bumaba ng sasakyan. Dumiretso ito sa loob ng bahay. Wala ang mga magulang ni Sophie sa mga oras na iyon dahil lumuwas ang mga ito sa ibang bayan at may bibilhing makina. Pagkapasok ni Anton sa bahay, walang tao sa ibaba. Kaya, pumanik siya sa itaas at nakita niya si Sophie sa may terasa na nagmumuni-muni habang nilalanghap ang simoy ng hangin. Nagulat pa ito nang makita siya. Uy Anton, nakala ko nakaalis ka na. Sabi kasi ni Vivian, sasama siya sa paghatid sa iyo sa paliparan. Tanong ng dalaga sa binatang dumating. Oo, paalis na kami. Nandun sila sa kotse, hindi na bumaba. Magpapaalam lang sana ako sa mga magulang mo at magpapasalamat na rin sa pagbisita sa akin sa ospital, saad ng binata. Sayang, di mo na sila naabutan. Kakaalis lang din nila papuntang ibang bayan. Pero huwag kang mag-alala, sasabihan ko sila mamaya na pumunta ka rito. Umalis ka na, baka mahuli ka pa, malayo-layo pa yung biyahe ninyo. Tugon niya sa binata na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Lumapit si Anton sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay sabay bulong. Alam kong ikaw yun. Hintayin mo ang aking pagbabalik, my Wonder Woman. Paalam. Sabay halik sa kanyang pisngi at tumalikod na para umalis.